Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Ngayon ay gagawa na naman tayo ng snack na recipe na pwedeng-pwede nyo po itong pang negosyo. So let's start mga kamamsi, samahan nyo po akong magluto. Etong ating mga ingredients, kailangan natin ng konting oil. Kailangan din natin ng sesame seeds. 1/2 cup na munggo, tubig, 1 1/2 cup glutinous powder or giniling na malagkit. Then, kailangan din natin ng muscovado sugar. Pwede po kayong gamamit ng kahit anong asukal, brown or puti. Yun nga lang, mag-change yung color niya. So, let's start. Lutuan muna natin ang ating munggo. Ibababad ko to for 2 hours. Lagyan natin yung ating 1/2 cup na munggo and then lagyan natin siya ng 1 cup of water. Then ibababad natin siya for 2 hours para madali natin siyang maluto. Mamaya ko na yan hugasan kapag lulutuin na natin. So after natin ma-set aside for 2 hours, hugasan na natin ang ating munggo para mailuto na natin. Magpakulo na muna tayo ng tubig before natin lagayin ang ating munggo. Kumukulo na yung ating tubig, ilagay na natin yung ating ibinabad na munggo. Mas madali kasing maluto kapag mainit na tubig mo na ang unahin ninyo. And then balikan na lang natin siya mamaya kapag malambot na yung ating munggo. Since malambot na yung ating munggo, lagyan na natin siya ng muscovado sugar. Ilalagay ko na muscovado sugar is 1 cup. Kasi kahapon, ang paggawa namin is masyado siyang matabang sa 1/2 cup. So, lalagyan natin siya ng 1 cup na muscovado sugar. Maglagay tayo ng 1 cup na muscovado sugar. And then, saka natin halu-haluin. Wala itong tubig mga kamamsi ko. Ito yung diretso ko na dito inilagay yung ating muscovado sugar sa ating pinaglagaan. Bali, malambot na yung ating munggo. And then, mamatamisin lang natin ito para magamit natin mamaya. Ilohit nyo lang, huwag nyo nang lakasan yung inyong apoy kapag nilagyan nyo na ng muscovado sugar para hindi pumait yung inyong minatamis. Ipagpapatuloy lang natin, ganyan halu-haluin nyo lang hanggang sa katihan yung ating niluluto. Huwag naman masyadong basa, kailangan medyo basa siya ng konti para ma-spread natin ang ating ipapalaman. Dagdagan pa natin ng 1/4 na muscovado sugar kasi medyo matabang talaga siya. And then, kaganyan ninyo lang yan para madurog siya total. Huwag nyo masyadong pakadryin yung pagluluto ng inyong minatamis na munggo. So, i-off na natin ang ating stove. Then, iset aside natin. Mag-mix na tayo ng ating mixture. Bigyan natin ng tubig yung ating glutinous powder. Dahan-dahan lang po yung pagbuhos ninyo ng liquid ingredients para hindi naman sumobra. Then, i-mix lang natin. Then, halu-haluin nyo lang ito. Napakadali lang ito, mga kamamsi. May malagkit ka at may munggo ka. Pites. Pwede ka nang gumawa ng simpleng pang-snack ng inyong mga anak. So, bali, 1 3/4 cup ang inilagay ko na tubig sa ating 1 1/2 na glutinous powder. So, i-mix nyo lang po itong mabuti para mapagsama-sama natin yung dalawang ingredients. Kailangan wala siyang buo-buo. So, ganito na consistency ang ating hinahanap mga kamamsi ko. Ayan. Set aside natin ito. Tire-ready natin yung ating kawali. Ready na lahat yung ating ingredients, yung ating kakailanganin sa pagluluto. Na-mix na natin lahat. So, magluto na tayo. And then, lagyan natin yung ating kawali ng napakaliit lang na mantika. Kunting-kunti lang mga kamamsi. And then, i-spread nyo. And then, pagka-spread nyo yan, since bukas na yung ating stove, medyo mainit lang yung ating kawali at mainit na rin yung ating oil. Huwag naman yung asking mainit na mainit kasi para maka-form tayo ng pancake. So, kuha tayo ng ating mixture. Kuha tayo ng 1/4 cup. Ayan, spread natin dito.
maliliit ang gawin natin. Ilagay natin yung ating 1/4 cup. Lagyan natin ang ating monggo na minatamis. Nasa pinaka-low heat lang po yung aking apoy. And then, depende na sa inyo kung gaano karami ang ilalagay ninyo na minatamis sa inyong pancake. Unahin natin sa gitna. Ayan, paikot-ikot lang natin. Ganyan. So, bali ang ginamit ko dito sa ating pancake is 1/2 cup. Bali 1/4 sa ibabaw and 1/4 sa ilalim. Then, medyo pakinisin natin ng konti. Ganyan. And then, kuha kayo ng sesame seeds. Budburan natin yung pinakaibabaw niya. And then, ganyan ninyo ng konti para dumikit ng mabuti yung ating nilagay na sesame seeds. I-set niyo inyong apoy into low heat. So, i-check na natin. Pwede na natin itong baligtarin. Kuha kayo ng isang pinggan, tapos ilagay niyo lang dito. Ganyan lang kadali. Tapos ibalik niyo sa kawalit. So, ayan siya. Check natin, balibaligtarin niyo lang para madali siyang maluto. Gamit lang kayo ng isang pinggan, tapos ilagay niyo yan dito. Para madali lang nyo lang matanggal and then baligtad. Babalik-baligtad rin nyo ito para both side ay maluto ng mabuti. And okay na ito mga kamams, itanggalin na natin. So, ayan yung pinaka-result nya. So, lulutuin ko lang yung mga iba pa. Lagyan nyo ng konting oil, konting-konti lang. And then, pag-spread nyo sa inyong kawali, maglagay kayo ng 1/4 cup na mixture. And then, pagkalagay natin, i-spread natin. Isinet ko yung ating apoy sa low, low heat. And then, lagyan nyo pa utay-utay ng ating minatamis na munggo. Dahan-dahan lang. I-spread nyo to, yan. And then, pagka-spread nyo yan, kuha kayo ng sesame seed, i-spread nyo dito. Then, saka natin takpan. Babalibaligturin nyo lang ito kagaya ng ginawa ko kanina sa ating first na luto. Ganun lang kadali ang pagbaligtad. Ilagay nyo muna sa isang pinggan. Tapos, ibalik nyo na naman, baligturin nyo. Then, balibaligturin nyo lang siya hanggang sa maluto. Bali, tatlong piraso ang nagawa natin sa ating mixture. So, tikman na natin kung anong lasa ng ating ginawa na pang-snack. Para po siyang piyaya, pero gawa po siya sa glutinous powder or giniling na malagkit. So, tikman na natin. Sarap. Yung lasa niya parang piyaya. Kasiin niya. Sarap. Try nyo. Tama-tama lang yung tamis niya mga kamamsi. Huwag nyo nang sasobra ng asukal or muscovado sugar kasi masyado siya siyang tatamis. Shoutout sa aking mga members. Christine Joy Tapican, Aileen May Magan, Nim Palungakit, and Judge Foodie. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel. And tap the bell for more updates. Thank you so much po sa supporta ninyo sa aking mga channel. Thank you po! We'll be right back.